For today's video, i-share ko sa inyo kung paano mag-install nitong front axle cap. Ayan. Color blue yung binili natin para at least malapit sa kulay ni Oreo. Nabili natin to through online, yan, sa Shopee. Ano lang to, mga ordinary axle cap. Mga less than 100 ko to nabili. Pero kung may extra budget kayo, yung heavy duty na yung kunin nyo. So, dito kinakabit yung axle cap. Ayan. Kabilaan yan. Maliban kasi sa, syempre, additional na forma, eh, mapoproteksyonan pa nito yung ating wheel axle. Maliban pa sa axle cap, eh, meron din tayo ditong step grill na i-install din natin ngayon. Ganun din, nabili rin natin to sa Shopee. Kaya, salamat Shopee. Okay naman yung quality niya. Okay din yung pagkakapintura, pati yung pagkaka-welding. Syempre kasama din dito yung itong bracket tsaka yung mga screws. Ayan. Kasama yan sa package. Bali, ang una muna nating i-install itong front axle cap. Ayan. Bali, gagamit tayo dito ng 17mm socket wrench. Ayan. At gagamit din tayo nitong close wrench na 14mm. Check muna natin kung may damage yung item. Mukhang okay naman. Luwagan natin ito gamit yung 17mm. Yung 14 naman dun sa kabila, pangontra. Huwag mo rin kalimutan lagyan ng support yung motor mo bago mo hugutin yung axle. Ayan, nahugot na natin ang ating front wheel axle. Syempre, linisin na rin natin yung ating bushing. At lagyan na rin natin ng grasa, syempre. Pagkatapos nun, pwede na natin ilagay itong axle cap. Ayan. So, pagkalagay nun, pwede na natin ibalik. So, huwag niyong kalimutan yung washer. Ayan, dahan-dahan lang nating higpitan. At once mahigpit na, ayan, pwede na nating ilagay yung cover. Ayan, tapos na. Naikabit na natin yung front axle cap. Okay na? Ngayon, proceed tayo dito sa step grill. Kakailanganin natin dito ng Phillips screwdriver at saka itong 4mm na Allen key. Kailangan muna natin ito tanggalin, itong Allen screw, dito sa ilalim ng upuan, kabilaan yan. Pagkatapos pwede na natin tanggalin tong cover na to. So, ibuka lang ng kaunti yun para mahugot palabas.
Tapos i-prepare na rin natin itong ano, bracket. Ayan, so may yung kasama din sa ano. Kasi ito yung rubber. At pag natanggal mo na yung cover, pwede mo na rin itong tanggalin. Ayan, so ipapasok lang natin dito yung bracket. Tapos ibabalik natin yung upuan. At pagkabalik na upuan, pwede mo na rin ibalik yung cover. Siyempre, huwag mo rin kalimutan tong mga allen screw. Pwede na rin natin tanggalin tong screw dito. At bago mo ilagay yung step grill, naglagay ako ng basahan dito para naman maiwasan natin yung mga gasgas. Una muna nating ilagay yung dalawang screw dun sa may bracket. Tapos ilagay na rin natin tong rubber spacer. Rubber spacer ba tawag dito? Siyempre pati itong screw. Ayan, so higpitan lang natin ng tamang higpit lang. Ayan, at naikabit na natin yung ating step grill. At okay naman. Okay naman yung pagkakakabit. Hindi naman siya tabingi. Stable naman siya. Ayan. Subukan natin iangat yung upuan. Ayan. Hindi naman siya kumukontra. At may unting sabit. Tumatama, unting tama. Pero hindi naman bumabagsak yung upuan. At ayan. Okay na yung in-install nating accessory kay Oreo. Yung axle cap. Front axle cap, tsaka yung itong step grill. Ayan. So, at least dun sa step grill, magagamit natin talagang patungan or kung ano man ang pwede natin ilagay dun. Kasi dati, lagi nagagasgas yung part na yun kasi pag may pinapatong akong ano, mga gamit, nagagasgas yun. So, ayan, mayroon na tayong patungan. The same time, protektado na rin yung ating axle. Hindi naman fully protected kasi syempre ordinary lang naman yung nabili nating axle cap. Pero at least kahit minimal yung protection, at least may protection pa rin. Lalo na sa mga putik or buhangin, ayan. So guys, sana nakatulong tong video na to. At kung di ka pa nagsusubscribe kay The Boys TV, magsubscribe ka na para sa ating mga susunod pang tutorial. Salamat guys sa panonood. The Boys TV, signing out.